sa aking channel. At para sa mga new subscriber, welcome to my channel. Ako si Mary Ann Sasaki, ang inyong bestie. Yes! So, in for today's video, mga bestie, ay magre-review tayo ngayon ng lipstick na ibinigay sa akin ni Bestie Lorraine. Yes, ito si Bestie Lorraine, ang aking BFF. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, please subscribe to her channel and click the notification bell para ma-notify kayo kapag siya ay nag-upload. So, let's proceed sa ating i-review na lipstick. Alam niyo ba na super excited ako dito? Pero hindi na ito bagong lipstick. So, last year pa ata ito lumabas, 2019. I think, so yun. Kasi ito ay wala dito nito sa Japan. Meron siguro pero dito sa amin ay wala. Hindi ko siya makita. So ito na yung in-review ko. Napaka-excited ko talaga dito. Ito ay ang Maybelline Super Stay Ink Crayon Lipstick. Ito siya mga bestie. Yan. Ito ang binigay sa akin ni Bestie Lou. And nung binigay niya sa akin to ay meron siyang ganitong packaging na naka-plastic. At tatlong piraso. So, hindi ko alam ang presyo nito dito sa Japan. Siguro mga niseng yen, about niseng yen pataas. Hindi ko alam. Kasi hindi ko pa nga nakikita to sa, dito sa Japan. So, sa Germany, hindi ko alam yung presyo. Pero, salamat, Bestie Lou. So, tatlong shades ang ating i-review. Swatches and review. Mga bestie, ito na siya. Yay! Yan. So, ito ay isa-swatches ko sa inyo and ilalagay ko rin sa lips and i-wear test din natin to mga bestie. So, bago ang lahat, sasabihin ko sa inyo ang kanyang detail at ang kanyang kiniklaim. Maybelline Super Stay Ink Crayon Lipstick. Ito ay Get Up to 8 Hours Matte Lip Color that Glides on Crayon Easy. Draw it on, bring it on all day. So, Maybelline Super Stay Ink Crayon Lipstick with Lasting Ink Technology glides a rich layer of matte color across the lips with effortless control that lasts for up to 8 hours of wear. Oh, tagal na na. Keep the tip ultra precise with built-in sharpener so you can easily apply your lip no matter where your day takes you. At ito ang benefit niya mga bestie ay draw it on, bring it on all day long. So, tatagal daw siya up to 8 hours. And this precise lip crayon with lasting ink technology glides across lip with no hassle control. So, hindi ka daw mairita kapag suot niyo to. Diba? Kahit ano pa yung ano niyo, yung gawain niyo sa buong araw, diba? Feature in a built sharpener. So, may pagkamatulis daw ata yung kanyang pinakadulo ng lipstick. So, smudge and transfer resistant. So, hindi daw to humahawa sa inyong iinumin or inumin or kung saan. So, try din natin yun mga bestie. Super Stay Ink Crayon is a long-lasting lip crayon available in range of 23 vibrant matte shades that lasts up to 8 hours. So, meron siyang 23 shades, no? So, syempre, wala tayo niyan. Tatlo lang. So, proceed muna tayo sa kanyang packaging, mga bestie. Ito yung kanyang packaging. Yan. So, ito ay may nakalagay na label. Maybelline Super Stay Ink Crayon Lipstick. Yan. And, ano siya? Sticker. Yan. Sticker siya. Yan. Dito yung kanyang shades. At dito naman ay wala. So, yan. So, kung napapansin nyo, yung bukasan niya ay may sticker. Ito. So, hindi siya basta-basta mabubuksan. So, ito ay talagang bago pa talaga siya dahil naka-sticker pa at hindi pa siya nabubroken. Ayan. Mga bestie, natanggal ko na yung sticker dito. Papakita ko sa inyo yung kanyang itsura. At yung takip, nandoon yung kanyang shades name. Ayan. Ito ay retractable style. So, ito siya. Yung kanyang product. Yan, madali siyang i-line sa inyong lips.
So, itong shades na to ay ang Seek Adventure. Yan, mga bestie. So, tatry ko ba kung gano'ng kahaba? Sana hindi mabali. So, ayan mga bestie. Madami-dami din siya at matagal-tagal din itong maubos. So, ang amoy niya nga pala ay kaamoy din nung Super Stay Liquid Lipstick. Na-review ko na yon mga bestie. At sana napanood nyo na yung review ko na yon ng Maybelline Super Stay Matte Liquid Lipstick na yon. Kung maganda ba siya or hindi, basta panoorin nyo. And pareho sila ng amoy. So, try na natin mga bestie! So hit me. So hit me. So ayan ang aking swatches ng Maybelline Super Stay Ink Lip Crayon. Ang masasabi ko mga bestie ay napakalambot niya sa lips. Pwede niya siyang iganon, yung ganito oh. Yan, hindi siya nagdidikit-dikit sa lips, sa taas na baba na lips. Hindi siya nagdidikit-dikit, unlike ng matte liquid lipstick, talagang pag ginanon mo yung lips mo, magdidikit-dikit siya at napakalagkit nun. Ganon. Pero ito, ang ganda mga bestie, na-amaze ako talaga. Ang ganda niya kasi malambot siya sa lips and hindi siya drying sa lips. Feel mo na may lipstick ka pero ano siya, lightweight lang yung kulay niya at napaka-pigmented niya mga bestie. Yan. So, ito yung huli kong sinuot kasi aalis kami ngayon. Kaya ito na lang, medyo bagay siya sa autumn color, ang Lap Louder. Yan. May pagka-orange red siya. Itatry o i-wear test natin to up to 8 hours. So, ngayon, ang oras natin ay 10:48 ng umaga. So, tingnan natin kung tatagal nga siya up to 8 hours na walang retouch-retouch. At tingnan natin kung magta-transfer nga siya sa iniinom natin. Tingnan natin to kung mabubura siya, kung magta-transfer siya sa ating kamay. So, wala siya mga bestie. Para sa akin, maganda siya, lightweight, good for dry lips na katulad ko. So, let's go sa aming gala! So mga bestie, ikikiss proof natin itong Super Stay Ink Crayon Lipstick. Tingnan natin kung transfer siya. Nag-set na siya. Pinaset ko muna siya bago ko siya itry. So, try. Uy, wala. Ayan o. Ayan. So, yan siya. Ang ganda. Hindi siya dry sa lips. Thank you.
bestie. Time check natin ay ito. Ayan, magpo 4 o'clock na. So, 5 hours mahigit nating nasuot itong Maybelline Super Stay Ink Crayon Lipstick. At ito na ngayon yung lips ko. Na-wear test ko siya ng 5 hours. At ito na ngayon siya. Ayan. So, sa nakikita nyo, nabura yung inner part ng lips ko. Ayan, dito, ayan. At medyo nag-dry na rin yung kanyang texture. Kasi kumain kami ng tanghalian. Yung kinain ko noon ay beef patty at shrimp fries. Talagang natanggal itong Super Stay Ink Crayon Lipstick na to. Dahil ma-oil yung kinain ko kanina. Ayan, tingnan nyo naman. Ito yung mga thoughts ko. Para sa akin, maganda siya for dry lips. Kasi pag nailagay nyo siya ay hindi siya dry sa pakiramdam. Hindi siya matte. Kumbaga soft matte itong kanyang texture. O yung kanyang product. Soft matte. Kapag nilagay nyo, hindi siya drying sa lips. At lightweight lang din siya. Pero yung 8 hours na kiniklaim niya na super stay ay hindi ganun tumatagal. Hindi siya tumatagal para sa akin. Or depende sa lips. Pero sa lips ko, hindi siya tumagal kapag katapos kong kumain. So, nabura din yung kanyang inner part at hindi na maganda yung look niya. So, need mo na talagang mag-retouch. Yun nga ang hindi lang maganda sa kanya. Hindi siya tumagal sa akin ng 8 hours na kiniklaim niya. Over and all, gusto ko siya dahil yun nga, hindi siya drying sa lips, lightweight, and napaka-pigmented niya. At mabango mga bestie. Or pag umiinom ka lang, hindi siya agad-agad nabubura. Pero pagka kumain ka, ayan, nabubura talaga siya mga bestie. And hindi ko na siya tatapusin for 8 hours kasi ganito ng itsura niya. And mamaya maliligo na rin ako. May re-recommend ko naman din to sa inyo. Dahil yun lang naman ang pangit sa kanya yung pagkakain nyo, natatanggal talaga siya. Or depende sa kinain nyo. Kapag hindi kayo kakain, hindi yan matanggal. So, huwag kayong kumain kung ayaw nyong matanggal, diba? Kapag iinom lang kayo, hindi naman siya nabubura. Pero kapag kumain talaga is nabubura talaga. Ayan na. Over and all, maganda siya for me. Recommendable. So, kung gusto nyong itry, try nyo rin para masubukan nyo kung tumatagal talaga siya sa lips nyo. Pero para sa lips ko, hindi talaga siya tumagal. Ayan na. Yan. Meron pa naman siyang kulay, pero hindi siya ganun kaganda. So, yun lang mga bestie ang review ko ng Maybelline Super Stay Ink Crayon. So, kung nagustuhan nyo ang aking review for today, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. So, see you again on my next one. Bye!